Ito yung masarap talaga yung mag-bike. Dami makikita, maliwalas. Sarap ng hangin. Nakawalang pagod din pag nagbibisikleta. Familiar din sa place. Hindi ako familiar din sa road papunta sa Nevada. Kaya gusto ko rin liwanag ng konti para makikita ko yung daan. Kahit may ilaw, iba pa rin may sunlight. So tara, punta tayo ng Nevada. Hindi masyado maganda yung daanan dito. Ang daming lubak. I heard din dito sa may padaan sa Langkawi, Tambao. Medyo hindi rin maganda yung daanan. Thank you.
Street è un cafettino. Nakasipangat yung daan. Yata sila ng mga services nila. Papunta sa may workplace. Sa may timbao kasi ganito pala yung itsura dito, may mga poste sa gitna. So I guess nag-widening sila, hindi nila na tanggal na naman yung mga poste. Hindi kasi nag-uusap yung DPWH pati ano eh, napakore kaya ganyan.
pumasok dun sa loob ng Technopark eh. Si Kumut dun ako pinapapunta. So dito tayo dumaan. Mag-a-adjust na lang yan si Kumut. The tour is being adjusted. Follow this way 1.7 kilometers. Portion. Doon kasi sa picture, parang ano siya eh, dirt road pa, putik-putik. Aligabok. So pag umulan, putik-putik siya. Maganda yung pavement. So nasa kaliwa ko yung Technopark. Most of the tech companies yan dito. Konting traffic yata. Kailangan pala akong mag-ready na.
yata akyat eh. Nakarating na tayo dito, papasok na tayo na Bali. Mabilis lang pala. Ang ganda na daan paglagpas ng Dibyaw. So, nandito na yung junction. Sa akin, direct na tayo sa loob.
train lang natin habang maganda yung weather. Yata is mga gusto ko na canopy of trees sa kabilang side. Mamaya, patahan natin on the way back. Magandang picture. Camp N is 6 kilometers away. Thank you.
since nandito na tayo, ngayon na rin natin. Kung guys, saan tayo umabot? Ngayon na tayo. Kete na natin. Parang di pa ako nakaka-recover dun sa Mount Sanay. Medyo tight pa rin yung quads. Dahan-dahan lang. Ciclista. Marcus Twin Mansion. Oh, hindi sila nagpapapasok. Masakto na yan. So nandito tayo ngayon sa May Twin Marcus Mansion, bandang Kabuyaw na Barangay Kasili.
Barangay Casile sa Cabuyao, Laguna. Around 200 meters na siya above sea level. First time ko makapunta dito sa Marcos Mansion. Sabi nila dati daw itong party places ng mga Marcoses. Pero na-acquire ng government noon mga 1987. Tapos ngayon popular, ano siya, popular location for yung mga shoots na kailangan haunted. Haunted house daw siya. Pero sabi na iba haunted, sabi na iba hindi. Wala naman daw nararamdaman. Ayan. Libot-libutin natin. Tignan natin kung ano pa makita natin. Ito yung Marcos Mansion, yung isang part, little part. Interesting siya. I guess shooting location pa rin siya. So hindi na ako tutuloy ng paakyat kasi na-expect ko mga 10 o'clock may ulan. Delikado. Pati may low pressure area na para tayo. So mas maganda kung mag-head back. At least alam ko na yung daanan. Familiar na rin ako sa place. Para kung balikan siya next time. Masanda. So, balik na tayo ng valley. Okay, pababa na tayo. Balik na tayo ng valley. Masana tayo makakapihan. Ang gusto ko mag-early breakfast. Or early breakfast. Medyo alalay lang dito kasi pababa na. Actually sa morning, maganda yung weather. Pero pagdating mo sa mountains, may sarili siyang climate. Tapos may low pressure area pa there. So better safe than sorry. Like
beach nandito. Ayun, nabubulabog ko sila. Hopefully, mabalik ang kita tomorrow or bago matapos ang taon. Diretso na tayo sa Nevali. Grass birds. Hindi ko alam kung sisticola to o kung ano mang nakikita niyo ba yung mga naglalakad din sa pavement? Katawa sila. So, balik tayo sa may main road. Cutting my trip short, supposed to be babalik ako ng Binyan after yung going by Santa Rosa. Pero imi-meet ko yung sister ko at yung husband niya dito sa SNR. Kailangan muna namin mag-grocery. So hanggang dito na lang. Ride safe mga kapatiyak at mga kapedal. Susunod ulit.